So, mga ka-happy day, kakatapos na mag-breastfeed ng aking baby. At napag-usapan namin ni Mrs. ang tungkol sa breastfeeding. Kung ako'y pabibiliin. Hello mga ka-happy day, isang pinagpalang gabi ngayon sa atin. At alam niyo naman na ang aking asawa ay nanganak na. And we are very thankful dahil siya ay merong milk sa kanyang breast. And we are pursuing breastfeeding kay baby. Nandito na si baby! Yeah! Nandito na si baby. Actually, nandito ang aking asawa. Nagpapa-breastfeed. So, nagpapa-breastfeed siya. So, mommy, anong feeling na nagpapa-breastfeed ka? Masarap sa feeling. Sarap? Yeah. Bakit? Eh, wala. Basta. Iba ba siya sa feeling? Masarap sa feeling. Hindi, kasi syempre, iba yung feeling ng nanay. Pag, basta iba. Parang may ano. Tanong sana ako kasi pang mag-asawa eh. Oo, ibang-iba yun yung... Ibang-iba yan? Ibang-iba, oo. Okay. Kasi ito, ano, it gives... taas! It gives nutrition. Basta madami kasing benefits ang breast milk ng nanay. Hmm, kaya mga ka-happy day. Supportahan natin ang breastfeeding ng mga nanay. Dati hindi ka ano sa gano'n. Bakit? Okay, ako gano'n. Dati OC ako kasi nakikita yung dede niya. Tapos ngayon kahit saan, tinataas na yung dami. Kahit saan, hindi pa naman lumalabas. So mga happy day, laking tulong ang breastfeeding. And isa pa, si Mister. Kapag breastfeed ang misis nyo, laking tulong. Tipid si Mister. Oh, wow! Dati kasi yung gatas ni Arvella, nan. 1818, no? Grabe, no? 1 week na yun, no? Hi! Hi! Here's Arvella! Okay, hi! Say hi! Hi! Si Mama Lit, nagpa-breastfeed ba kayo, Mama Lit? Try, pero talaga, wala. Wala ka talaga din, ma. Ano kasi yung ano ko dito, di ba? Ah, yung kitaw na inverter. Anong inverter? Yung nakalubog. Aircon? Inverted aircon. Nakalubog. Pero ngayon, mama, ano na yun? Parang sa akin. Madami. Pwede na. Kasi, ano, may paraan. Oh? Talagang tsatsagain mo lang na yung baby yung kailangan mo ipapa-latch mo, sack, gano'n. Mm-hmm. So, ngayon nagpapa-breastfeed ka, mami, anong nararamdaman mo pag sinasak ni baby mo? Ano? Masarap sa feeling na. Bakit? Iba ba yung saan? Pang mag-asawa lang po. Huwag mo ko patawanin. Bakit? Sugat po ako sa kayo. Tara, iba sa feeling? Bye. Daddy! Bakit? Wala ko yung pangyari sabi. Aray ko, sakit. Oh, sorry na. Sorry na. Bawal akong tumawa. Masakit ko, pipiro. Kaya na gusto mo try yung milk ni Mami? Yuck! Bakit yuck? Yuck! Bakit yuck? Ikaw ba? Yuck ko dun. Ha? Gusto mo? Pingin si Daddy. Pingin, choco baby. Pingin siya. Yeah. Nagiging close kami ni baby lalo. Nagiging close kayo lalo. Mm. Kaya iba yung ganon. Pero nung una, paano nagsimulang magkaroon yan? Ha? Meron naman kasi talaga. Meron talaga nanay. Pag nag-start mag-buntis, nag-aano na yun. Parang nag-i-start na rin siyang mag... Ba't sabi nila yung iba wala? Hindi. Meron talaga, pero tsatsagain mo nga lang talaga. Nakapagod kaya mag-breast kasi syempre, di ba? Ano, pagod. Nakaka-exhaust sa mami? Bakit? Oo, syempre. Nakakapagod. Kailangan healthy diet. Ang nangyong nakaisipin kasi syempre. Kaya pala kanina nag-shawarma ka. Ano naman yun ah? Beef naman yun. Okay. Kailangan niya ng protein. Protein. So, nakaka-exhaust siya. Pareho ng exhaust mo. Kapag ano. Ang corny mo, hindi. Pang mag-isa ko yung mga copy.
pag naisip mong may ipin na si baby? Ay, ano ko na nun, no? Siyempre. Bakit? Gusto may try sa'yo. Kasi naman, dali yung sakin. Tawa ka sorry sa akin. So, paano nagkaroon? Paano lumakas? Eh, kasi nga, di ba, sinaga ko siya. Ano na ayusin? Di ba, sinaga ko na... Ano, yung ibang daddy raw, sinusop-sop mo na yun. Hindi na, di ba? Para matulungan yun. Ewan ko kung totoo yun. Eh, di, pag yung first na kunyari, nakapanganak na, pag yung first, eh di mapupunta sa daddy yung pinatawag na cholesterol. Cholesterol? Eh, ano yun? Basta, yun nga yung pinaka-healthy. Dapat magulang kuha ni baby yun kasi... Parang pang-ano yung sa immune system ba? Cholesterol. Basta, ma-search na yun. Nalito mo siya. So, si baby, busog na. Nasabi mo kapag breastfeed, walang overfeeding. Oo. Bakit? Saan nakita yun? Busog kasi, na siya. Kasi, marunong siya. Busog na si baby. Wow! Ang tawag doon? Marunong si baby na... I-control. I-control kahit yung pag-dead niya. Unlike kapag yung butter. Oo. Tsaka diba yung formula, masyado nang mabigat yun kasi kung ano yung process din. Ganon, Kung papipiling ka, breastfeed or formula, anong gago? Anong gusto mo? Siyempre breastfeed. Kasi or mix? Hindi, breastfeed. Breastfeed pa din. Kasi sayang naman kung meron ka naman pag-wine. Nung kapag gusto mo ganun kay Arbiela, kaso nga, si Arbiela mismo yung yak daw sabi. Tsaka mas healthy raw ang baby kapag breastfeed. Oo, hindi kailangan ng vitamins. Hindi kailangan vitamins? Talaga? So hindi siya magba-vitamins? Totoo ba yan? Comment down below mga ka-happy day. Totoo yun, mag-search ka kasi kaya. Try mo rin magbasa-basa minsan. Naway na ako. Walang vitamins. Talaga? Tsaka di ba bihirang magkasakit si Pontubo. Yay! Kaya i-entrust talaga sa Lord yung ating mga anak. No, baby, no? Tsaka kapag pag breastfeed, hindi naglulungad, ha? Oo. Burp na. Lukos, ang cute-cute mo. So, mga ka-happy day, kakatapos na mag-breastfeed ng aking baby. At napag-usapan namin ni Mitch ang tungkol sa breastfeeding. Kung ako'y papipiliin, breastfeed na rin ako kasi natural. Ang galing ni Lord, no, mami, no? Kasi kapag labas ng baby, eh, merong milk. Talagang provided lahat. Provided everything. So, mami, how can you encourage the new moms out there? Eh di, yun. Go for breastfeeding. Yes. Tsaga-tsaga lang. Tsaka, basta, ano, pag nandun ka na, gugustuhin mo rin naman talaga. Mm-hmm. Kasi para sa baby. Para sa mga mister, pag muna agawan si baby. So, para sa baby din, syempre, di ba mas gusto yung healthy sa baby din. Kaya yung iba, yung ibang mga nababasa ko, tawag dito, parang nadi-discourage sila. Kasi minsan, yung mismo asawa nila, o kaya, minsan yung mga kasama sa bahay, walang support. Tiwala sa breastfeeding. Kasi yung mga breastfeeding na baby, hindi sila yung tumatabaan. Tumataba? Kaya diba yung iba nakocompare? Ba't si ganito, ganito yung anak, yung mga ganito. Nakocompare. Pero mas the best pa rin ang breastfeed. Yun. So mga happy day, take note of that. Lalo ang mga mommies out there. Mabuhay ang breastfeeding! Yeah, sarang bang sa US? 5! Diba sa US na 5? Oo, malang hirap na yun. Kasi 2 years old pa yun naman na sila kumain ng mga solid food. Pero depende. Yes. Okay lang sa'yo na minsan tumutulo yung milk niya. Okay lang. Nasa bahay lang naman. Kaya dapat bilang mo ako ng milk pad. Yung pad. May nabili pads lang eh. Pang ano siya. Comment down below mga kapiday kung saan ang makakabili. Kung meron ba lang sa Shopee at magkano. Okay. At kung may gusto pong mag-sponsor, baka naman.
Mami, thank you. Grabe sakripisyo dati nito. Dati nung first, yung kay Arbella, bumili pa ako ng mga dress na yung bibukas na dyan. Nasaan yun? Nasa taas. Yun, favorite niya suotin yun kahit hindi siya buntis. Tsaka pump, bumili pa siya ng pump. So anong mapapayo mo paggamit ng pump? Diba? Nabenta ko na yung pump. Ano, ang tawag ko. Ayun, nag-pump kasi ako nun agad-agad kasi nga ayaw nga ni Arbella. Eh, may nerve naman ako. Eh, ang sakit. Kasi nga... Kaso huminto sa pump? Huminto din siya kasi ano yun, dapat pag nag-start ka mag-pump, parang itutuloy-tuloy mo na. Ganun. Parang may schedule kung ilang times a day. Eh, hindi ko naman nasundan mo kasi hindi ko pa masyadong alam yun. Tapos nalaman ko din na pag nag-pump ka ng ano, wala pang 6 weeks. Parang either mag-i-stop siya or mag-oversupply ka naman. So hindi ko alam po na nangyari sa akin. Baka na over... Pero overwork. Kasi mga ka-pili dati nag-work siya. Ngayon full-time mom na siya. Sinuportahan ko siya. Kasi investment din yung time for the kids. And hindi mababalik yung mga ganong panahon. Pera pwedeng kitain. And habang full-time mom siya, magaling to sa pera eh. So, may mga nabebenta online. Lahat ng gamit ko nabenta na. Lalo yung mga small, medium kong mga... Hindi nga mabenta yung damit mo. Hindi mabenta? Hindi. Walang protein. So, yan. Magaling siya magbenta, mga kapatid. Kaya yung mga asawa na gustong mag full-time mom yung asawa niya, go for it. Support nyo lang. At talagang laking investment niyan. Si Lord ang bahala. Diba? Si Lord ang bahala. Siyempre magsipag din. Kasi nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Kaya we need to strive hard and enjoy. Enjoy the family. Enjoy the life. Enjoy everything. And if we have God, it's enjoyable. Tama. Happy ka naman sa pagiging full-time mom. Siyempre. Hindi matatawa ang kahit ano. Okay. Ang hirap yung salita eh. Hindi pa ako ganun masyadong makapagsalita ng malakas kasi nakpwersa yung ano ko. Masakit pa. Okay. So, yan po ang usapang breastfeeding. Mga kapit eh. Kaya... Ewan ko kung ano makukuha nyo sa channel na to. Halo-halo na. Pero welcome naman kayo sa channel na to. Thank you for watching. Please continue to like. And also, thank you for always visiting my YouTube channel. And if you think that this is helpful, you may share it for free. And please subscribe naman at kalimbang. Thank you mga happy day. Bye-bye mga happy day. Bye-bye. Bye-bye. Ay, ang sweet ni ate.